Ito para po ito sa mga members ng PHBWORX at yung gusto pang magpa-member sa PHBWORX. Sa hindi nakakaalam po, yung PHB talaga is just like Alibaba ng Pilipinas, okay, or Lazada ng Pilipinas, sa kung saan lahat po ng mga produkto na kakailangan natin ay pasok siya sa company. So like for example, bigas, mga gulay, mga isda, gabi, di ba? And then lahat po ng mga multi-level marketings na companies, nandito na po, makikita na nyo yung mga products like Promag, iFern, ano pa, high soap, ano yun, yung para sa mata. Nandito na rin po, lahat po ng mga multi-level marketing sa mga products, kung mayroon kang mga products dyan, invite po namin kayo na ilagay nyo po sa online system na tindahan ni PHBWORX para po mamumove yung products mo ng mas mabilis. Eto naman ngayon kung paano mag-cash in sa PHBWORX. Now, before po kayo mag-cash in, kailangang alam nyo na kung ano yung bilhin nyo na produkto. Now, ang advice ko talaga, if ever na activation yung gagawin nyo muna, advice ko talaga yung makamura ka, okay? 400, which is choco milk, or di kaya, kung gusto mo yung makakatulong sa ano natin, sitwasyon natin ngayon, which is yung vitamin C natin, which is 830, pero one time lang, activated ka na, yun yung bilhin mo. Now, i-check mo rin kung ma-pick up mo or magpa-deliver ka. So, depende sa'yo yan. Kasi kung ano, mayroong additional yan sa charges sa mga delivery charge. Okay? So, kailangan ma-check mo kung magkano ang kailangan mo i-cash in. Once na alam mo na kung magkano yung amount na kailangan mo i-cash in, log in ka sa account mo. Okay, through sa PHBWORX app. If wala ka pang app, i-download mo po muna yung PHBWORX app and then doon ka mag-log in. Now, once na log in ka na, hanapin mo itong cash in. Now, for our team po, ang advice po namin kasi via Grand Upline kami nagbabayad ng cash in para po makatipid, para makatipid sa mga charges. Kasi tingnan niyo po ito, may mga charges po talaga, no? So, pwede po kayong mag-cash in direct sa wallet po. Wala pong problema doon. So, marami pong mga nag-cash in na mga OFW sa diretso lang naman, no? Pwede kang makapili dito, mayroong bayad center, mayroong bank, mayroong BPI, BDO, di ba? May mga ganyan. So, pili ka lang dito, pero ipakita ko talaga dito sa inyo, yan, may charge po siya, di ba? May charge na 20, yung iba may charge na 10%, yung iba may charge na 50. Kaya, via Grand Upline kami para makatipid. Okay? So, if ever naman na, ano, nakapili ka na, it's either via Grand Upline or via direct sa app, click mo lang dito kung ano yung napili mo. For via Grand Upline naman, ito yung green na to, member to member ito, nagbayad ka doon sa Grand Upline, kaya member to member, click mo yan, then after that, lagay mo dito yung amount na na-deposit mo na. So like for example, nag-deposit ka ng 1,000, ilagay mo dito, and then i-click mo lang itong red button sa baba para makuha mo yung order number. So, itong order number, yun yung isend mo doon sa binayaran mo. If ever naman na-direct ka sa app, sundin mo lang po yung mga steps na ibibigay ng app. Kasi mayroong i-email sa'yo eh. Kailangan talaga active email yung nilagay mo ha. Kasi mayroong i-email sa'yo yan. Like for example, kung Bitcoin, ibibigay nila kung saan ka magbabayad. Kung Palawan, ibibigay nila kung kanino ka magbabayad. Ganun po yung direct sa app. Now, once na naisend mo na yung order number na yan, wait mo lang po na papasok na siya doon sa balance mo. So, I hope klaro dito. If ever na mayroon ka pang katanungan, comment ka dyan po sa baba para po masagot ko kung ano pa yung hindi klaro sa video na to. Thank you so much!